Swerte ko kasi hindi ako yung super mega nagsusuka. Bump reveal. Usually 2 weeks, kaso inabot ng holiday, siguro kaya baka na-delay. For me, that's the definition of a well-balanced meal. Uy! Yung classmate mong maingay, tapos walang alam. Super likot niya. Ayan yung itsura niya. Nag-ready rin for the gender reveal. Good morning, guys. So, nandito kami sa Pasig ngayon. And ito yung day after namin i-share sa inyo yung exciting news that Jelloy and I are expecting. So, ngayon, ang agenda is dalawang check-up. So, yung check-up ko sa OB na hindi ko alam kung ano pa yung time. Sila yung nakakaalam, sila yung nag-setup. And then, check-up ni tatay, which is in a few minutes, 11, kailangan na namin mag-setup. And then, let's see kung madadala ko kayo sa ultrasound. Hindi ko kasi alam kung pwede mag-film. Kung hindi, at least masishare ko sa inyo. But just to tell you, this is already, I think, my 4th ultrasound. Kaya nga lang, hindi ko na i-film dahil bawal mag-film sa loob. So, ginawa ko lang saglit ng mabilisan yung aking face, just the sunscreen, tapos blush, and then lip tint. Yung sa kilay ko, yung parang ano lang siya, yung clear na brow gel yan lang, dahil sobrang gulmang kasi. Hindi pa ako nakapag-groom, kasi natatakot ako magpa-thread. Itong buntis ako, never pa ako nakapag-thread kahit isang beses. So, 3 buwan worth na ito ng kaguluhan sa aking kilay. Anyway, nakita niyo yung mga ginamit ko kanina. Nagdala lang ako ng sunscreen, yung ibang tint ko ay nandito, yung sa BLK, tapos deo na. Tapos ngayon, kahit hindi ako naglo-lotion, napipilitan ako kasi kailangan na daw. I'm already trying to search for a good tummy butter or tummy lotion for the stretch marks. Although sabi nila, ang stretch mark daw, most likely ay hereditary. So kung i-trans in your family, most likely magkakaroon ka. Pero wala namang masama kung gagamit ka rin ng mga panlahid, pampahid. So I have this one in bio oil and then this other one is Palmer's Cocoa Butter Formula. Na-try ko pa lang is ito. Para siyang balm. Alam niyo yung mga cleansing balm sa face, tapos natutunaw sa kamay nyo. Yun pala yung nagagamit ko. Amoy cocoa. Although, I'm not a fan of the cocoa scent, but it does not bother me naman. Okay lang. Ito, hindi ko sila siya gagamit. Tatry ko muna na isang buwan, and then another month for this, or maybe sa morning, tapos sa gabi. Let's see, mga sizzy. But before we go, open ko lang to. Nagbigay si Fam kahapon. The day na nagsabi kami sa inyo, or nag-share kami ng news, she gifted us with an Apple Watch. This is the Series 6 Apple Watch Pink Sand Sport Band 40mm. Grabe, fam. Thank you so much for the gift. And si fam, kilala nyo na siya. Paulit-ulit ko na sinasabi sa vlog ko. Pero doon ang gagaling lahat ng gadgets namin. Like, legit lahat. Hindi lang ako nakakabili sa kanya ng gadget pagka wala siyang available. Pero sobrang bihira. Parang laptop lang ata hindi ko nabili sa kanya dahil yung huling beses na kinailangan ko ng laptop, mabilisan. Wala talaga. Nasira talaga yung akin na laptop. Tapos ang mahal ang paggawa. Mga 50,000 yung paggawa. Para iniisip ko kung papagawa pa ba namin o bibili na lang ng bago, hayaan na lang muna kasi meron pa naman kami mga ibang laptop. Masyado mahal, 50,000 sa repair. Pero ito yung sinend niya sa amin. Pakita ko sa inyo yung specs dito sa likod. Sana nakikita ninyo o nagpo-focus, pero ayan yung kanyang sinend. And i-open na natin ngayon. Sabi ni Jelloy, kanino daw ba ito? Ang hanggang baw sa kanya. Kaya kulay pink to Jelloy. Ayan, ito yung box. And we have the watch itself and then the strap. Ayusin ko lang mabilis. Lagay ko, kailangan muna nating i-open itong mismong watch. And then later on, saka natin i-open yung strap. Hindi ko na maalala kung paano i-open yung Apple Watch. Medyo matagal na rin yung huli. Ang cute talaga pag pink. Oh, ayan, oh, pink din yung parang velvet niya na cover. And then, tanggalin natin siya sa loob. This is the smaller version. I think the bigger one, 44 ata yun. 44mm. Pero alam nyo, dapat mag-exercise na ako bago magkaganito. Nalaman ko na buntis nga pala ako. Pero since I'm through with my first trimester, tatanong ko rin sa aking OB house the look of it if mag-i-include ako ng exercise sa aking routine because exercise is important. Tingnan natin kung papayagan niya na ako. And this Apple Watch, ito talaga nung nag-exercise ako, ang laki ng motivation kasi meron dyan mga rings na sa umaga open and then pag nakompleto mo yung exercise na sinet mo, makoklose. So super healthy. Full natin dito sa gilid. Now, we have the band. Pink yung band niya. Kaso, wala tong charge ngayon. So, baka hindi ko siya masuot today. So, kung may kailangan kayo mga gadgets, cellphone, Apple, Samsung, o kung anong cellphone. Even nga yung PlayStation na bigay sa amin ni fam. They also sell laptops. Basta any gadgets, wag nyo na silang i-forget to message sa Instagram. Feeling ko, dito lang ako sa maikli na version kasi ganyan yung itsura ng strap. Ang galing, hindi pala nakafocus. Dito ako sa maikling version kasi baka masyadong mahaba itong isa. Madali lang naman mag-setup nitong Apple Watch. Naku, nakalimutan kong tingnan yung instruction. Ang galing. But, ang pagkakagets ko ay yung maikli dito sa taas. And, si Marcos yon, naririnig ninyo, nag-iingay. Siya po talaga yun. Yan.
Tapos, yung mahaba na portion ay dito sa baba. Alam nyo baka sign na to na, sige, mag-exercise ka na, girl. But again, I have to get clearance from my OB. So, this is the watch. Ang cute! Suotin ko nga. Wait lang, may plastic pa pala dito sa isang gilid. Ayan. Siguro, hindi naman to magdudumi agad since wala naman akong balak na mag-drastic na exercise dahil hindi naman pwede din sa akin yung super exercise. Siguro mga light stretching, especially if you're starting out ulit. Ang ganda! Ang masasabi ko lang ay salamat, fam, sa sinend mo and motivation din to sa akin to get started ulit. Again, I'll be putting in the screen kung ano yung details ni fam. Pwede niyo siyang i-text, tawagan, o Instagram. Pero ako, ah, sa Instagram ako nagme-message and then naghihintay na lang ako kasi medyo marami talaga nagme-message sa kanya. And natutuwa ako pag nakikita ko na maraming bumibili kay fam tapos nare-refer ko. Wala lang. Kasi ganoon naman talaga yung ngayon. Especially ngayon, tulungan lang talaga. Ngayon, kailangan ko nang i-install yung app. Sobrang liwanag pala kanina. Pag may check-up na ganito, pwede ngayon face-to-face or di kaya teleconsult. Pero pag hindi naman, o yung walang kailangan ni inspection sa katawan, I highly suggest that you go for teleconsult or telemed kasi at least ito, hindi kayo may expose sa hospital. But yun nga, yung mga huling beses, kinailangan namin pumunta ng hospital dahil syempre, wala kaming choice. Kailangan gumawa laboratory and medyo takot si tatay kaya need talaga naming samahan sa hospital. Sina po siya. Kanina pa po ata yung tahimik lang. Downloading now yung app. Pagpasensyahan nyo na at magulo dito sa room dahil naging bodega na nga ito since lang gumagamit. Kunti ko na makalimutan na aking prenatals. Hindi ito yung pinakauna kong tinika. So, nasusuka ako dun sa una yung UB min. So, nag-switch ako sa healthy options and vitamin C. Tapos, ganda nito, no? Yung Puritan spread na kasama sa PR kit. Folic acid. Alam nyo, wala na akong isang gamot. Bibili pa ako nun yung pampakapit Heragest. Alam nyo, 2 months na ako halos. O, tama ba? Almost 2 months na ako umiinom ng prenatals. Pero may sakalimot din talaga ako. Katulad niya, mababa na ako kasi may teleconsult in a few minutes and hindi pa ako nakakainom ng gamot. Sa morning, ang tinitake ko ay 4 piraso yung prenatal or pinaka-multivitamins ng mga buntis. Nagpa-plan magbuntis. And after ng pagbubuntis yan, pwede siyang inumin. Prenatal with DHA from Healthy Options. And then Folart, which is the folic acid. And then vitamin C. For my vitamin C, I switch between Potency or yung Puritan's Pride. Kung anong meron. Kung mas mabilis umorder online or kung makakalabas ako sa labas. Tapos yung isa nga na pampakapit na 2 days na dapat pa akong umiinom pero wala na. Hindi na ako bumili kasi may consultation ngayon. Tatanong ko muna kung kailangan kong ituloy. Pampakapit, yun yung hormones na laging nagpapapimples. Ang galing. Pero ganun talaga mga siri. Piskanza. And then, iinay ko na. Ito pa naman. Pangat talaga ng lasa nito. Hindi ako maarte uminom ng gamot mga sizzies. As in, wala akong problema pag umiinom ng gamot. Pero yung lasa lang talaga ng mga prenatal, game. Kailangan ko nakikindi after. Swerte ako kasi hindi ako yung super mega nagsusuka. Pero napapansin ko na nagsusuka ako kasi may instances pa din na nagsusuka ako pag mali yung take ko ng prenatals ko. Halimbawa, nakakain na ako, tapos nakaidip ako, tapos saka ko siya iinumin. Ayaw na ayaw ng katawan ko noon. Or di kaya, pagkatapos kong kumain at uminom ng prenatals, ay hihiga agad ako. Isusunusuka ko yon. Or yung unang option, yung UB min, nasusuka ko doon. Anything na may connection sa gamot, pero hindi ako nasusuka ng, alam nyo, ako lang mag-isa, tapos parang nakikita nyo sa movies na nagsusuka. In all fair, wala akong ganun. Kaso nga lang, sobrang antukin ko. Natutulog ako ng 2 naps in a day. But I'm trying to reduce it into 1 na lang. Kasi, syempre, affected din yung productivity. Pero wait lang, consultation ni tatay po. Napansin ko lang, bump reveal. Wow! Ganyan na siya ngayon. And wala na nga akong puwet na walang palalo. Ayan siya. Yung panticles ko ay medyo may hati dito because hindi siya yung buo. Kaya naghahanap ako ng mga panty na parang hanggang dito man lang. But yun siya. So far, yan. Ba, nag-wait. Kain tayo. Ang daming prutas dito. Meron pa sa labas. Pomelo. Nagpabalat ako ng mangga. Ano kayong sausawan nito? Star apple. Mangga. Mangga. At bananas. Let's eat. Kasi matagal na yan. Hindi, piling martalan ko sir. Kasi ano, focus ko sila talaga. Ready na kami. So done with the teleconsult. Alam nyo, wala pa pala yung NIPT result ko. NIPT is a non-invasive prenatal test and usually 2 weeks kaso inabot ng holiday, siguro kaya baka na-delay. Yung test na yon, yun yung nakita nyo sa isang vlog ko na kinunan ako ng dugo sa loob ng condo. Parang home service naman siya and... Tama, naglagyan ah. Sige, wait.
Sobrang sweet. Yung nga, dapat ngayon siya. Kaso, we'll have to wait. Kaya hindi na rin ipupush yung check-up ko kasi parang ang gusto ng doktor is makuha niya na yung result ng NIPT test kasi hindi lang gender yung malalaman doon. Also yung mga chromosomal abnormalities, tama ba sinasabi ko? O genetic disorders na kayang i-detect nung test para isang check-up na lang. So ang kaya ko lang gawin today is the ultrasound na first time ko magpa-ultrasound sa labas ng St. Luke's kasi lahat ng ultrasound ko sa St. Luke's, sa Mega Mall tayo pupunta. This one was not requested. Gusto ko lang kasi napabraning talaga ako dahil 3 weeks ago yung huli kong ultrasound. So, pwede nyo naman talagang gawin ng inyo kung wala kayong request para mapanatagalan din yung loob ko for 3 months. And let's see kung magkaiba yung protocol sa ospital sa labas kasi sa ospital bawal pumasok si Jeloy dito. I'm not sure. Pero bago ang lahat ng yan, dadaan muna tayo sa TikTok. Daan namin yung mga gamit, laptop para makapag-work yung team. Nag-aasikaso din kami ng schedule for vaccination but this is not for COVID vaccine guys ha. Wala akong alam kung saan pwedeng kumuha ng COVID vaccine. Mapoprovide pa lang namin for now sa aming mga staff ay yung flu vaccine. Pero meron kaming mga ibang staff na yung mga respective LGUs nila nagpo-provide na ng COVID. So, hindi na sila magpapa-flu. Hindi, sinaloid. Pwede na yun. Hindi. Kamali ito. Message ulit. So, may schedule na siya pero matagal pa. Nakapila pa lang siya. Pagdating daw dito, puro seniors daw. So, para ang mangyayari is, ang pagkaka-explain ni Doc Joel yung mag-a-administer sa amin ng flu vaccine, at least 2 weeks apart yung COVID and then flu vaccine. Yun yung sinabi sa amin na I do not know how sure that is, pero yun yung in-advise sa amin. So, may plano ko magpa-COVID vaccine, postpone na lang yung flu vaccine since flu pa lang ang kaya namin provide for now kasi nga inuuna yung mga seniors and all, flu tayo. So, ayusin namin mamay schedule na. And then we go to Mega Mall. Magulo ba? Lately din, meron akong unang sa ganyan. Lalo na dito sa Musta. Actually, first time namin, hindi naman pala first time, second time lang namin ito ginamit since nalaman ko na buntis ako dahil mababa to, medyo may katagtagan talaga o matagtag yung pagmamaneho dito. Ingat na lang sa mga lubak-lubak. Madalas namin gamitin yung makan simula nung nalaman ko na buntis ako. Dito na tayo sa Santa Lucia. Ito yung bagong Santa Lucia. Ito yung dating building ng Santa Lucia. Pag ganun siya sa may likuran, excluding this building. So, dito lang kasi talaga yung entrance. So, yan. Dito na tayo. Kailangan ko ng suot na face mask. Ito ko lang kasi dinala namin sa sakyan ni Jeloy ngayon dahil ang init talaga. Wala pa rin tint yung isa. Nakakasuko talaga siya. Hindi kinakaya na aircon yung init. Tagal niya lumamig. So, ito muna. Kaso, ang tagtag pala talaga niya. Sabi ko kay Jeloy, wag na nating ulitin to. Parang naawa ako doon sa VATS ha. Sa sinapupuna. Ito si Kuya. Friendship mo yun? Meron ka laging free pa sa parking Jeloy. Si Jeloy kasi Mr. Friendship talaga to eh. Kaya may parking siya kung saan saan. Karado yung mga ibang tatabi namin. Dito na kami sa loob. Actually, nakakain na kami. Ang food namin today is from Katrina's Kitchen. Pero mag-visit tayo dito sa harapan. Dito na pala yung order. Hindi ko na kailangan pumunta doon. Sabi ko pa man din, i-vlog ko yun sa paggagawa. Again, ang aking usual order is Tito Ulong Milk Tea Regular. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam yung pangalan. 30%. Ayan, kalugin lang natin. Hindi ko na napakita kanina yung aming food songs. Ay, katayo-tayo ka na lang yun. Tatago, ah. Hindi naman tinatago, kaya lang kasi bawal pa talaga sabihin pagka, ano bang tawag doon? Oo. Meet siya, pero wala namang mawawala akong susunod kasi. Hindi nga sabi ko sa'yo na ano? Ano man, pamahiin. Tinatago mo nga. Yarns. Ano ba yung tinatago? Di ba yung pagka yung kinain mo is either maalat, maasim mo ano, tapos pagkatapos ito matamis. For me, that's the definition of a well-balanced meal. May maalat, matamis, hindi yung health, yung nutrition. Lagot ako mali-mali yung tinuturo ko sa mga tao. Well-balanced. Well-balanced. Diabetic patient with kidney stone. Bawal ko yata dyan, hindi ba? Hindi. Talaga ba? Pwede ba siya? Moderation lang. Tsaka guys, nagkakape pa rin ako, nag-cook, nag-milk tea, pero in moderation. Like yung cook, siguro, sobrang tagal ko na hindi nag-cook, di ba? Kasi wala cook sa bahay. O yun, sobrang tagal talaga. Ayoko naman ng cook zero. Tapos milk tea ko siguro twice, thrice a week, and more water talaga. Okay, may mag-represent na kasi naglalatag na kami ng marketing plans for the brands, and syempre pag may i-release
release, usually yun yung mali ko, hindi ako nagpa-plano ng mga ganito. And kung gusto mo na maging okay, kailangan talaga may ganito, lalo na ngayon pandemic. Hindi pa lang yung dalawang kamiting nandun sa may butas ng tindahan. Tapos the rest, nakaupo kami here. Parang pagtatamaan silang camera, parang nagiging vampira, tapos gumaganon. O, game na, and I go. Yung classmate mong maingay, tapos walang alam. Ito na kami sa parking ng Mega Mall. Parang ang daming tao. Kasi sila, may kailangan sila na gawin yung team and kami naman for ultrasound. Hindi kong punta dito ng ganito yung sitwasyon, bumili ako ng paso. Yan, naitsura ng Mega Mall ngayon. Parang mas okay nga na choice na lang to. Kasi ang choice namin is whether dito or sa St. Luke's. Ito, walang tao. So, okay ata dito. Sa nag-i-trim kami 5th floor, dito tayo in my room. Hindi na sila makabili na dapat nilang gagawin kasi wala talagang bukas. As usual, di ko na naman kayo nasama. Ganun kasi nga dahil COVID, kahit isang companion, kahit doon lang sa may labas, hindi sa mismo ultrasound, bawal isama. And then, bawal din eh. Bawal din mag-video. Ang likot niya, sobrang malikot. And also, ano pa ba? Wait lang, hirap. Baka madapa ako. Ayun, ang bilis kasi ng heartbeat. So, sabi nila, pag mabilis, babae. Pero alam niyo, yung mga old wives tales, yung mga ganun, masabi sa. Tapos, pag ultrasound, since ang ginawa ko is abdominal, yung baby lang yun ang nakita. Hindi nakita yung size ng cervix, tsaka yung ovaries, kung paano sila. Pero okay lang naman, kasi ako, priority ko lang for this is, kung okay ba yung baby. Hindi naman siya tingnan nung OB para sa aking peace of mind. Sorry guys, ang gulo kanina. Ang hirap kasi naglalakad, mamaya madapa ako. Naka-off yung ibang mga escalator, kaya baka madapa ako ba nagsasalita. Pero nakakatuwa kasi pagka-ultrasound, and pala si-share ko sa inyo, sa mga first-time moms katulad ko or first-time mom-to-bees, ang pinag-compare sa ultrasound is yung crown. Baka mali sa sabihin ko. Yung size nung baby. So, yung size is dalawa yung mapagko-compare. Sa naiintindihan ko, ah. Yung isa is size niya dapat according to your first day of last menstruation, yon, which is sa akin, January 8. And then, yung size niya mismo na mini-measure, yung nakikita sa ultrasound. So, ang akin is crown rump length, CRL, yun yung na-measure sa ultrasound, 5.95 cm, and 12 weeks and 3 days ang conversion nun. Tapos, yung aking last menstrual period, yung first day na aking last menstrual period, January 8, 2021, 12 weeks and 3 days. So, match na match siya. 12 weeks and 3 days versus 12 weeks and 3 days. So, by size, okay siya. Ang heartbeat niya is 163 BPM and ang normal daw is 110 to 160. Pero normal din naman din daw na mataas kasi super likot niya. Ang hirap sigurong kunan nga talaga ng picture pagka ang likot. Mas malinaw yung picture na nakuha o yung nakikita ko doon sa monitor as compared doon sa pagkaka-print out nila. Nakikita nyo ba mga sis? Ayan yung itsura nyo. Look! So yan yarn. Last na ultrasound kasi, sobrang likot niya din. Expected date of delivery is October 15, 2021. Sabi nung iba, pwedeng 2 weeks before or 2 weeks after, dun nag-range yung delivery date. Ang hindi lang nakita, since this is a trans-abdominal ultrasound, tama ba? Or abdominal ultrasound. Basta yung parang ginanun lang sa chan, walang in-insert doon sa aking may, alam nyo na kung saan, mga sis. Hindi nakita yung condition ng cervix and ovary. And okay lang naman yun because hindi naman siya requested. This is just for my peace of mind since ang aking last na ultrasound yata ay 10 weeks, 2 weeks ago, or 9 weeks. Parang ganyan. Almost 10 weeks pala. Sabi naman ng OB, so far, so good daw yung itsura niya. So, need namin ito for my check-up and then hinihintay din namin yung results sa NIPT para sa check-up ko na supposed to today pero pinospone para magamit din yung result na NIPT. Tsaka ito, mas maraming basis yung ating OB. Mura din naman kasi kung gano'ng nararamdaman, maliban sa masinihingal ako. Mas gutom ako, parang every 4 hours, kaya Boss Baby ang pangalan niya. Kailangan pagka may naramdaman ako na gutom, kakain agad ako, or else buong araw masakit yung aking pakiramdam. Dumadami ang boss ko. Hindi na lang Boss G, meron din Boss Baby. Excited na ako dun sa sa gender. Pero kinakabahan ako kasi along with the gender, meron nga yung parang chromosomal abnormalities. Hindi niya sasabihin kung anong meron yung baby, pero
pero sasabihin niya kung low risk o high risk. Nami kong gustong i-share sa inyo bilang first time mom. Hey guys, nandito na kami sa bahay and today did not go as planned as are many plans ngayong pandemic. Well, ganoon naman talaga mga sis. Na-delay yung resort ng NIPT. Paulit-ulit ako pangatlo, pangapat na beses ko na ata. Oo, di ba kinukulit mo ko? Akala ni Jelly tinatago namin sa kanya yung resulta ng ano, NIPT. NIPT test. NIPT lang pala kasi yung T yung test. So ayan, tutuloy ko na lang tong vlog na to when we get the results and sa aking OB na checkup kasi need dami niyan for the OB checkup. Thank you sa pagsama sa akin today and tutuloy ko yung vlog. Back guys, so nakapag-vlog ako today kasi may checkup ako mamaya tapos nagre-ready rin for the gender reveal and pakita ko sa inyo kasi yung gender reveal hindi talaga pwede na magsama sa aming mga tao, mag-gather. So naisip namin through Zoom na lang and para mas medyo makarelate yung mga nasa kabilang side ng computer, magsisend kami ng small packages that will contain whiteboard, pencil pen, yung mga marker, and then kung ano pwedeng pagkain para may participation sila. Invited lang yung mga closest friends, pero sila ang mag-i-invite niyan mga sis, yung mga madalas nila nakikita na nakakasama ko, and sila na talaga bahala, ako a-attend lang talaga ako. Katulad nito, Zoofing Special, Blue Magic. Alam niyo pa ba guys yung Blue Magic? Ano lang to, ang laman pa lang yan for now is yung whiteboard, and then yung marker, tas bukas cookies, and iniisip pa namin kung anong pwedeng ilagay. Lahat naman ng laman noon, wala naman na plastic, and then sinanitize na namin yung isushoot. But then, syempre, makaka-receive, need nilang isanitize yung buong paper bag before handling it, kasi ipapa-grab or lalamove or Mr. Speedy kung paano namin masisend sa kanila para ma-safe for everyone. Okay lang naman magsaya, but at the same time, kailangan pa rin isipin yung safety ng lahat ng mga attendees. And sana maging okay yung internet namin bukas, kasi hindi ko talaga alam. Last time nag-French lessons ako, medyo naglalaglag yung internet namin. Ito ang aking mini office for now, pero bago ang lahat, merong check-up ng launa. So, kailangan ko nang i-login sa Zoom. Since wala pa kami internet here, kailangan ko i-connecta yung hotspot dito. Di ba nga yung ngayon, lockdown, ECQ, so mas maigi na kung kaya na yung mga check-ups ay online, teleconsult, or telemed. Meron din mga app, like yesterday yung sa tatay ko, Sirius MD yung ginamit. Dito, hindi ko alam kung anong app yung gagamitin ni Doktora, or Zoom lang ba ito. Install ko, ay ano muna siya, setup ko muna. Ayan na siya, salamat talaga sa Zoom. Napakalaking tulong talaga nito, especially now. While waiting, kasi nasa pinaka, ano bang tawag dito, lobby yata ako, para i-start ni Doc yung aming Zoom meeting for the check-up. Nagpadala si Ate Amy. Sabi niya, bagoong, bakit ganito? Ano naman ito? Ito yung bagoong. Huh? Huh? Parang wala namang bagoong dito. Sabi niya, bagoong ang papadala niya. Ate Amy? Tunay na yun. Ate Amy, ano na? 2 days po. Laro ka talaga ng taon na ate. Jeloy, tingnan mo yung pinadala ni Ate Amy. Sabi niya magpapadala ng bagoong. Shoot ah, ganito pala yung bagoong. Gucci! Ang cute! Wait lang, hindi makasigaw yung katabi ko dito. Ang cute! Di Ate Amy niloloko ko, sabi ko bagoong. Hindi naman bagoong to. Gucci, may pang babae. Parang confident na siya dun sa gender. Isang Burberry. Ano naman tong isa? Laro! Yung isa naman, Burberry. Na onesie! Bongga! Sabi ko pa man din ako, hindi pa pwedeng spoiled tong batang to. Bigay siya ng designer pagka meron na siyang pambili. Pero parang spoiled siya sa mga tito, tita niya, ninong at nina. Ayan siya. Ang cute naman ate. Laro ng taon. Bagoong pagtingin ko. Gucci tsaka Burberry. O baka maipapadala talaga siyang bagoong. Pero iba pa to. Ate! Pero thank you. May utang pa ako kay Oli. Hindi ko nakakalimutan yun. Inaanak ko kasi yung anak ni ate. Hindi ako naka-attend noon nung kanyang first birthday kasi nalaman ko na nabuntis ako and pinagpamabuti na rin ni ate na hindi na din ako umatin. Kahit kasi may swab test, mas maigi na nag-iingat. Pili yung mga pinupuntahan ko ngayon. And thank you ate and Kuya Joseph sa pag-intindi. Pero thank you din sa advance na gift. Laro talaga. Thank you. Wait lang, baka mamaya nandito na pala si Doktora. Tapos daldal ako ng daldal. Nasaan si Doktora? Nandito lang ako doon. 5 minutes daw. Mag-bout ka muna sa Zoom daw para ma-accept ka niya. Ano to? Ano? Dahil ang hirap naman hindi ako teki. Ganito na kasi mga check-up ngayon. Hi, Doc. Hi! Hello po. Good afternoon po. Hi, Doc.
Okay, so, nakita ko na yung ano nyo, NIPT. Actually, kaya natagal lang kasi... Doc, nalang yung babae. Ba may problem mo? Alam ni Doc, sabay-sabay. Ah, okay. Secret, the result of your NIPT is actually normal. Negative naman siya for any risk for chromosomal abnormalities. Ito kasi yung screening for Down syndrome. Doc, may question po ako. Ano, pwede na po ba akong mag-introduce ng kahit yung light exercises lang? Kasi medyo bumabalik na po yung energy ko. Unlike nung first trimester, parang wala talaga energy halos. Kahit po makahit stretching lang siguro para hindi ako mahirapan pag lumalaki na siya. Pwede kang mag-exercise. Well, try to look for yung mga stretching exercise for pregnancy. Ano ba, lahat po ba? On your own or mag-hire ka na? Dok, sa bahay lang po muna siguro kasi nakakatakot sa studio o sa yung gym. Basta wala kang babantayan kasi any spotting, bleeding, masakit ang puso, you feel better and energetic naman. Hindi naman bawal ng exercise during pregnancy. So you should be okay. Lifting weights during pregnancy, when I say weights, yung talaga kung nag-workout ka na nag-weight, siguro muna po if you're not used to it. Pero anything na siguro body weight mo na as a form of exercise should be fine. Okay po. Kamusta pag-wiwi? Okay naman? Okay naman po siya. Wala naman pong masakit pag nag-wiwi. Wala din naman siya na spotting. Hindi na ako kasing as antukin nung first trimester. Medyo kahit isang nap lang a day, okay na ako. Pagka po siguro feeling ko pag mali yung inom ko ng gamot, parang ayaw ng katawan ko na pagka-inom ko ng gamot, hihiga agad ako. Kailangan medyo upo muna, ganyan. Kasi yun lang yung instance na nasusuka ako pag mali siguro yung inom ng gamot. O di kaya pag umiinom ako ng gamot nang hindi pa ako nakakakain. Common din yung GERD pag pregnant. Kasi because of the hormones in your body, because of the progesterone, nagiging lazy yung bituka. So, ang tendency yung kinain mo, hindi mo madaling madigest. So, kaya common yung parang bumabalik yung kinain mo. Maganda, nakatayo ka para hindi umiga ka kasi mag-reflux ka. So, kaya pala minsan, Doc, feeling ko, nakahanap na ako ng mga 30 minutes, nandito pa rin yung kinain kong huli. If you want, you can do kunwari after eating, you can have short walk, so okay lang naman din yun. It should help you para bumaba yung kinain mo. Okay po. Also so, po pala, yung Herages, naubusan na kasi ako mga 2 days na. Should I continue po ba? Kung if you feel better, kasi 12 weeks na tayo and 4 days eh. So ngayon, second trimester ka na. So pwede mo nang ihinto yung Herages. Meron po ba siyang implication pagka matagal ka nagtitake ng Herages? Hindi naman. Purpose of that medicine is actually, it's a hormone. It's a progesterone which should help strengthen the pregnancy, especially during the first 3 months. The second trimester up to the third, binibigay din yan hanggang 36 weeks. Ang prevention naman yan, that's to prevent parang premature labor or kung nagko-contract. Kaya tinatanong ko, hindi ka naman na nagko-contract, hindi masakit ang puso mo or wala kang spotting, you may already stop the Herages. Tapos, Dok, pansin ko, parang tumataas siya. Nasa may... Oh, kasi tumataas siya. Tumataas siya. Yun po. Tapos kasi hindi na siya kasing bilis nung una. Tama po ba? Nasa 120 to 160 ang normal heartbeat ni baby. Opo. Pero may fluctuations yan eh. Usually, paglampas ng 11-12 weeks, di ba sa may puto ka sa puso? Pero pagdating ng 12 weeks and above, umaakyat na siya sa puso. It will be also easier for you to check the heart. Alam niyo, Dok, may kasalanan ako sa inyo. Nagpa-ultrasound ako kahapon kasi napapraning ako dahil ang tagal na ng huling ultrasound ko. Hindi po ba masama na lagi yung papa-ultrasound? Pero ito lang naman yung ginawa ko na hindi niyo na-advise. Okay lang. Walang radiation exposure ng ultrasound. Okay po. However, you need to start tayo ng yung iron. Iron can make you constipated. Iron can make your stool black. So, huwag ka matakot kung maging black or green or really dark yung stool mo. Okay? Start ka na rin ng calcium. Alright? Sige po, Doc. Thank you po. Sige, ingat ka. Thank you po, Doc. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye. Thank you. Binablock na nila yung mga nagtatanong ng gender. Kinukulit na. Pero guys, kakatapos lang ng consultation. Alam nyo, nakakatakot kasi antagal nung susunod na checkup after a month na. And basically, same-same naman yung tinitake ko na prenatal plus yung folic acid, yung folarch, and yung Herages. Yun pa rin yung mga yun. Yung Herages, ubusin ko na lang daw. Nagdagdag lang ng iron and then calcium supplement. Pagka siguro after ng third trimester, yun yung dinadagdag. Iron and calcium. But that's it. Yun lang naman ang mangyayari today. And then, let's see if I can vlog the rest of the day, mga sis. Lunch reveal. Ito yung combo na binibili ko lagi sa Chowking. Either lumpia or... Ano ba tawag doon? Siomai sa Chowfan. And tokwa. Ano ba to? Tofu. Tofu and... Kangkong. Grabe yung utak ko. Kain na nga ako para mailaman yung utak ko. Going home!
na tayo. Natulog lang ako doon sa loob. Habang nagpe-prep sila for tomorrow. Super simple lang kasi quick preparation lang din. Mga giveaway nga namin sugar cookies lang dahil syempre yun lang yung afford sa oras. Lalo na sa panahon ngayon, ang importante eh. We all know the gender nung sabay-sabay kami ng patas. Pati kami ni Nanjeloy. Alam namin na yung gender for tomorrow and everyone's safety talaga mga sisi. Nakakatakot kasi talaga. Kita nyo naman ang alis lang namin as much as possible is bahay, titok, naiba lang yung mega mall, tapos minsan yung hospital because nyo may iwasan nila. Kailangan for the help. Iuuwi yata. Ito ata yung kanila. I'll be ending today's vlog mga sister. Wala namang gaano din gagawin sa bahay. Tomorrow na tayo for the gender reveal. Excited ka na bang malaman, Jeloy, kung anong gender ng anak mo? Siyempre. Ay, wait lang. Sa mga nagtataka pala, maaga namin siyang nalaman because meron ngayon tinatawag na non-invasive prenatal test wherein as early as 9 to 10 weeks, pwede ka nang kunan ng blood and mas accurate siya, sabi nila, mas accurate siya, 99% accurate kesa sa ultrasound, yung titingnan yung itsura na private part ng baby because ito ay sa blood. Although may napapasa akong iba na kakamali daw, pero sobrang konti talaga, as in very, very minimal as compared dun sa maghihintay. 99 yung ano eh, NIPT na accurate sa gender. Kesa nga dun sa ultrasound ano na pwede gawin 5 mo, to 6 months. Hula, diba? Ako lalaki, feeling ko. Sa akin babae. Okay. Tapos sasayaw yung talo. Oh, pero paano ko sasayaw pagka ganito? Wala na lang. Pero yung ano, kakanta na lang. Ano ba yan? Kakanta ka. Papagulan na iba yung mga rules. Tapos yung sila sasayaw. I think I'll have a separate vlog for the non-invasive prenatal test which is going to be educational. I'm going to share in layman's terms sa abot na aking makakaya kung ano yung ibig sabihin o kasama dun sa test na NIPT na yon. May kamahalan siya but I think it's worth it because it's not only for the gender. Kasi gender, pwede mo naman hintayin yung ordinary ultrasound for the 5th and 6th month but meron siyang kasamang gender. A genetic disorder. Hindi, genetic disorder, babe. That'll be for a separate video. Maraming salamat guys and see you on our next videos. Bye-bye!